sabi ho ng PNP sa inyong record, ito pala ay na-dismiss noong 2017 at dahil sa kalintulad ng kaso na panunutok. Ano ho nga pag mga ganyan, ma'am, mga kuwan ho yan, administrative case, ano po? Ano pong exact title ng kaso na yan, ma'am? Pag mga pulis na nanunutok ng baril na wala lang, type niya lang manutok. Tama po, Sir Erwin. Noong 2006 ay na-involve po ito sa kaso ng grave threat at sinampahan po ito ng kaso ng grave misconduct. So, bakit lumabas po yung decision niya nito about sa case po na ito noong 2017 lamang po. At ang problema, Sir Erwin, ay dahil nga tumagal yung kaso na ito ay nakapag-retire pa ito mandatorily noong 2016. Oh. Kaya nung lumabas yung decision niya, immediately ay in-stop po itong pagbibigay po ng retirement benefit sa pulis po na ito. Yun. Ma'am, matanong ko lang, would you happen to know kung anong trabaho na nito ngayon? Kung ito ba ay nasa gobyerno pa rin ngayon? Ito ba ay security o bodyguard? Kasi may baril, palakad-lakad, may daladalahong baril. Kinukonfirma mo natin ngayon, Sir Irving, kung yung balita na ito ay nagpo-provide po ng security sa isang individual po. At iniintay lamang po natin, Sir, yung ating validation doon po sa opisina po ng SOSIA kung ito po ay registered na private bodyguard po. Kinumpiska na rin daw yata lahat ng baril nito. Pinakumpiska ka agad ni General Acorda. Ma'am, is this correct? Tama po, Sir, yung tatlong baril po na nakarehistro po sa kanyang pangalan ay nasa custody na daw po ng Firearms and Explosive Office po ng Kamkame. At yung pong Glock 9mm na nagamit po niya noong August 8 ay nasa pag-iingat naman po at custodya po, Sir, ng QCPD. Ilang taon po ito na sa serbisyo, ma'am? Ilang taon po siya bago siya na-dismiss? Mahigit 20 years din po ito sa serbisyo, Sir Erwin, at nag-retire nga po siya noong 2016 dahil na-achieve na po niya yung mandatory retirement age na 56. So balik dahil yung kaso po niya previously ay nagtuloy-tuloy po ito at lumabas noong 2017 yung kaso na dismiss siya ay na-implement lamang po yung dismissal niya. So balik since retired na po siya, Sir, ay hindi na po siya hindi na naantay yung kanyang dismissal. So balik ang effect po nito, Sir Erwin, ay yung kanyang retirement ay stop na po at yung pang naunang na ibigay sa kanya ay kailangan pa rin po niyang ibalik sa coffers po ng gobyerno. Ma'am, last two questions po before I turn you over to my partner kay Miss Nina. Ano po ang rango nito na mag-retire po siya? Would you happen to know kung ano po ang rango niya? PO1 po, Sir. Ah? 20? Ilang taon po siya sa serbisyo? Mahigit 20 years, Sir. At, 20 years, ma'am. Tapos hindi na na-promote PO1? PO1 ang pagpasok po, ma'am, ah. PO1 pa rin nag-retire? Actually, Sir, na-demote pa po itong pulis na ito dahil naman sa isang insidente na nung bago itong pinag-uusapan natin, Sir Erwin, ay nangyari ng 2006. But bago pa dyan, lumalabas sa kanyang record na ito ay na-demote, ito ay na-suspend sa iba-ibang kaso pa po. Isang dali lang mo, sakit sa banks yun. Ang dami pala. Kaya pala, 26 years, tapos PO1 ka pa rin. Talagang may problema. Hindi po ba mayroon kayo, mama, dyan sa PMP yung tinatawag na outright pag hindi ka na-promote within certain period, 4 years, 5 years, yung timing grade mo, time in service, ikaw ay dapat alisin na? Meron po tayong tinatawag, Sir, na dismissal from the service by virtue of attrition. Uh-huh. Kapag ikaw po ay hindi na-promote within a period of 10 years uh-huh. at itong hindi mo pagkaka-promote ay attributable sa iyong negligence, ay po pwede ka pong matanggal sa servisyo by virtue of attrition. So tinitignan natin ngayon ito, Sir Erwin, dahil na yung kaso ng dismissal niya before ng isa pang kaso for itong kaso niya ay refusal to vacate premises na nagresulta nga po ng kanyang dismissal ay na-amend, na-modified po ito ng one-rank demotion. Kaya po siya po ay na-demote noong 2013. At lumalabas nga po, Sir, na maliban dito sa kaso na ito ay noong 2006 ay nakasuhan din po siya ng grave threat sa panunutok din ng baril. So talagang recidivist po ito. Kaya yung kanyang previous demotion at suspension po ay na-appreciate po yun as aggravating circumstances. Kaya itong kaso po na binabanggit ko na grave threat noong 2006 ay
nagresulta po ng kanyang maximum penalty po ng dismissal from the police service. Mm. But kung ganun po, Mama, can he still carry a gun? Kasi it's only a matter of time before siya makapatay po ng mga kawawang individual. Pag ganyan po, na-dismiss ka na and you're still allowed to carry a gun? Itong kanyang dismissal, ma'am, ay administrative case. Tingnan natin ngayon, ma'am, kung yung kaso niyang mga kriminal ay nag-prosper po ito kasi nakasuhan po siya ng grave threat. Supposedly, ma'am, dapat nung 2006 ay kung na-implement po yung kanyang dismissal ay dapat po, ma'am, ay naipaalam. Lalong-lalo na itong latest incident ay naipaalam, ma'am, sa Firearms and Explosive Office para sana naging ground ito, ma'am, para immediately ay makancel po yung kanyang license to possess and own firearms, yung kanyang rehistro ng baril, pati na rin po yung kanyang permit to carry. So tinitignan natin ngayon, ma'am, kung may administrative liability ba yung Galax Police Station po at hindi ka agad na ipaalam na may mga ganitong kaso pala, ma'am, ang police na ito, dating police na ito, para sana hindi na ito nabigyan pa ng permit to carry po. All right. Nakausap niyo raw po ba? Hindi pa po ba lumalapit yung parang na siklista? Sabi niyo po, kung gusto nung siklista na magsampa ng kaso, ay tutulungan siya ng PNP tulad rin ni Quezon City Mayor Belmonte. Yes, ma'am. Yung mismong director po ng QCPD ang nakikipag-reach out po at nakikipagtulungan po dun sa ating kay Attorney Fortuna, tumatay yung counsel po nung siklista, ma'am, para nga po masampahan ito ng kaso. Dahil kung matatandaan nyo, ma'am, nung nangyari itong insidente noong August 8, ay nagkaroon sila ng amicable settlement. But for your information, sir, ma'am, itong ngayong araw po na ito ay nagsampa po ng kaso ang QCPD against dito kay Wilfredo Gonzalez for alarms and scandal dahil nga doon sa ginawa niya. But for purposes po doon sa kaso ng grave threat at possibly slander by deed na kinumit po nitong si Wilfredo against po doon sa siklista, ay kailangan po sana natin at nakikiusap po tayo sana sa tulong na rin po ni Attorney Fortune na makausap po natin yung biktima para po makapag-execute siya ng affidavit, kasi the only way na mag-prosper po itong kaso ng grave threat and slander by deed, kailangan po natin na magkaroon po na tayo ng private complainant sa kaso po na ito. Okay. Ma'am, Colonel Fajardo, dahil po sa nangyaring ito, ma'am, meron na po bang gagawing aksyon ang PNP para reviewin itong mga kaso ng mga tao nila baka involved po sa panunutok, yung mga nasa active duty ngayon, may mga kahalintulad na kaso, ito po ba isisilipin na rin? Baka meron tayong mga miyembro dyan na dahil sa medyo makati ang kamay or medyo may kayabangan, ay kaagad na manunutok ng baril, lalo marami ho tayo narinig, pag nakainom, ilalabas kaagad yung baril. Ito po ba ay sisilipin na rin ho, ma'am, yung inyong mga miyembro ngayon, mga nasa active duty, Colonel, para maiwasan na may masaktan na sibilyan o kaya ay mapatay? Opo, sir. Kasalukuyan na po natin, sir, nire-review yung ating database kung saan po yung may mga pulis tayo na may mga previous involvement po, hindi lamang po sa paggamit ng baril, para po hindi na po sila ma-assign dito sa mga unit na nangangailangan po ng paggamit ng baril, o kaya naman ay hindi na sila dapat napapasama sa mga unit na nag-ooperate pa para maiwasan yung mga ganitong insidente. At dapat mapalakasin din, Sir Erwin, yung vetting process natin. Katulad ng nangyari ng insidente nga po dito kay Jemboy, na yung isang pulis pala dyan ay dati nang may kaso, ay dapat hindi na siya nasasama dun sa isang unit. And dito nga sa kaso niya ito, nasa intelligence unit pa siya. So kasama po yan sa nare-revise po ngayon na policy po ng PNP na hindi na basta-basta mailalagay sa isang unit na po pwede pang mag-operate yung mga dati nang may previous case, Sir Erwin. Ma'am, sa mga training po ba ng mga police, ano ho ang instruction? I know this is very basic, to control their temper, to use their judgment, kagaya niya pag tumatakbo. Ano ho ba ang SOP, ma'am? Kung kunwari yung suspect ay tumakbo, hindi naman armado, can the police officer shoot and kill that individual for running away, for escaping? Or ano ho ang nasa rules of engagement ng Philippine National Police kapag tumatakbo ang suspect, bagamat hindi siya armado, ma'am? Yes, Sir Erwin, malinaw po yung nakalagay po na provision po dito po sa ating police operational procedure, particularly yung use of necessary and reasonable force. In the performance of duty po natin ay dapat po ay commensurate po doon sa anong nangyayari during the incident. Kung kailangan po na magsagawa po tayo ng pag-aresto, may tinatawag po tayong force continuing. Depende po iyan sa
sa aggression na ipinapakita po ng subject of our police operation, may tinatawag po tayo ng mga landlethal approach. Kung ang hinuhuli naman natin ay hindi naman gumagamit ng tahas o walang mga armas, ay dapat po ay hindi rin po sinasaktan at mamamaril po at gagamit ng baril yung ating mga police. The only time na po pwede po natin na ma-justify po yung use of firearms as a last resort ay kung may aggression na po on the part ng subject ng operation. Ito po ay may hawak na pong baril, makakapanakit ng hindi lang mga police, pati po yung mga ordinaryong civilian. And yun po ay po pwede na po natin gumamit ng baril as a form of para lang po ma-disable yung ating subject of police operation.